So, ito na po yung finished product ng ating pinaklo o ginataang saging o minatamis na saging. Tayo po ay magluluto niyan mga kalantuan, mga bes. So, kailangan po natin ay saging. Ito na po yung saging natin. Babalatan po natin yung saging. Babalatan lang po natin mga bes hanggang sa maubos po natin na babalatan lahat. Tapos pagkatapos po nito, hihiwain po natin yung saging. Pagkatapos natin balatan yung saging, hiwain po natin ito sa gitna. Tapos ipag-apat po natin ito para pag nilagay po sa kawali, maliit lang po. Tapos mas madaling ma-absorb yung sabaw ng gata. So ituloy-tuloy lang po natin ang paghiwa sa saging hanggang sa maubos po ulit natin. So ayun, ito na po yung finished product ng ating saging na hiniwa. So para sa ating mga sangkap, yung saging po, tapos yung una pong piga ng niyog, pangalawang piga po ng niyog, at yung asukal. Para po sa unang proseso ng ating pagluluto, ilalagay po natin yung saging sa kawali. Tapos, isusunod po natin yung pangalawang piga po ng ating niyog. Tapos, pagkatapos po natin ayusin, tatakpan po natin para pakuluin po at palambutin na po yung saging. A few moments later. So, ayun, pagkalipas po ng ilang minuto na tinakpan po natin yung saging natin, ito na po yung itsura niya. Hinigop niya na po yung sabaw ng niyog. So, haluin lang po ulit natin. So, pagkatapos po nito, ang isusunod po natin ay yung unang gata ng niyog. Isasalin po natin dito sa ating saging. So, ito po yung unang piga ng niyog. Isasalin po natin ito sa ating saging. Ito pong isasalin natin, ito na po yung magiging sabaw ng ating pinakro o minatamis na saging o ginataang saging. So, haluin lang po natin ng konti para magpantay po yung saging at ma-absorb po nito ng pantay-pantay yung sabaw ng niyog. Tapos pagkatapos po nito, papantayin po natin siya. Tapos isusunod po natin yung asukal. Isasalin po natin dito yung asukal. So, ito na po yung ating asukal. Ang pagsalin po natin sa asukal ay yung pakunti-kunti lang po. Paisa-isa lang po pero lahat po ng parte ay lalagyan natin. Para po hindi ganun kadikit kagad yung ating asukal. Pagkatapos po natin ilagay yung asukal, hahaluin na po natin ito. Haluin lang po natin para pantay-pantay po malagyan ng asukal yung saging at ma-absorb po ng ating gata. Para sumalo po yung lasa ng asukal sa ating gata.
So pagkatapos po nating haluin, tatakpan po natin ito para pakuluin na po natin. A few moments later. So ayun, pagkalipas po ng ilang minuto, pinakulaan po natin yung saging natin. So tinanggal na po natin yung takip para po hindi po maubos yung ating sabaw. So halu-haluin lang po natin para po pumantay po talaga yung pagluto sa saging. At dahil sa matigas na po yung ating saging, ihintay na lang po natin ito na kumulo. So pakuloyin lang po natin mga best para po mas malapot po yung ating sabaw at mas malinamnam po. So maya maya po, luto na po ito. Salamat po sa panonood. So ito na po yung finished product ng ating ginataang saging o minatamis na saging o pinaklo sa bigol. Tara bes, kain tayo. Mga kalantuag, salamat po sa panonood.